What's up, viewers? What's up, peepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Ang vlog natin ngayon ay hindi related sa fishkeeping, so mag-iiba muna tayo ng linyada. Pero bago ang lahat, syempre, papasukin natin ang intro. Intro? Pasok! Ayun nga guys, June 18 ngayon, 2021, unang buwan nung bike ko. So sa mga nakasubaybay dito sa channel ko at sa Facebook ko, siguro napansin nyo na nagkaroon ako ng bike at medyo nagiging active ako sa pagbabike. So 1 month na nung nabili ko yung bike na yon. So samahan nyo ako, i-review natin, magbibigay ako ng honest feedback para sa mga newbie na katulad ko na naghahanap ng bike. So dito sa channel ko, alam nyo naman, lagi, di ba? Honest review tayo. Okay? Tara. Ipisahan na natin, usisain ang bike na to at magbibigay ako ng feedback at kung ano na ang mga nagawa ko dito sa bike na to. Okay? Tara! Okay guys, ito yung bike na nabili ko noong May 18, 2021. So nabili ko yan sa halagang 20,000 online, cash on delivery, free delivery dito sa Marikina. Okay? So ang model nito is Forever X880. So sa mga specs hindi ako ganun kagaling guys, kasi nga newbie lang ako. So ang meron dito is ayang side stand, kinabit ko lang yan, pero hindi yan gumagana, tumataob din kasi pang 27.5 lang yata yung side stand na nabili ko. So 29 po ito na small, naka VL Taba. Ewan ko ano ba tawag dyan? Ito ang VL Taba. Tapos yung Rock Bros na to na pedal, pinalitan ko na yan kasi nabali yung nabili kong mumurahin sa Shopee. O yan. Tapos naka hydraulic brake. Yan, Expert ang brand. Tapos meron na tayo ditong lockout. Yung suspension natin guys is Forever ang brand. Yan, Forever. Tapos naka air suspension na. Ayan, air sus. Tapos yun nga, may lockout na. Ayan. So, yun, hindi ko na masyado masabi yung mga specs kasi hindi ko naman masyadong alam. Isa ito sa mga nagustuhan ko kasi nga 1x13 na to. Yan, oh. 13 na to. Sa pagkakatanda ko, 10x50. Ayan, 1050p. Tapos AXL2. Ayan, naka 1x13 tayo. So yun. So quick review lang nung specs. Tapos ayan, mga dinagdag ko lang, mudguard. Tapos itong lagayan ng tubig. Tapos itong ilaw. Ayan, mga, yung mga makakatulong lang sa akin sa biyahe, sa mga short ride ko. Ito, yung Rock Bros na to, sobrang lakas nyan. Ayan, basta sobrang lakas yun. Parang nakamotor. Bili ko dyan 800 plus. Tapos ano pa ba? Ito, syempre lagayan ng mga gamit. Anong meron sa loob. Ayan, extra face mask na bago. Tapos, tools. Tapos, pro photo. Ayan, pang tayo mo pagka magpipicture ka. Tapos mga sticker. Ayan. Pagka may mga humihingi sa daan. Ayun. Tapos itong tail light ko.
Ayan, yan lang yung mga nadagdag ko dyan. Ano pa ba? Ayun, sa brake pad pala, nagpalit ako ng brake pad ng likod. Pero sa likod. Kasi umiingay ito eh. May ngit-ngit-ngit-ngit nga. Ngit-ngit-ngit! Ganun. So, ang ginawa ko, nilinis ko na. Niliha yung brake pad, ganun pa rin. So, naisipan ko, palitan na lang. Bumili ako ng Shimano brake pad. Yun, nawala yung langit-ngit niya. So, yun. Bigay naman ako ng review dito sa bike na to, okay? Okay guys, kung napadaan kayo dito sa channel ko dahil nakita nyo to sa marketplace, itong Forever X880 at naghahanap kayo ng totoong review na hindi sponsored, eto personal review ko to, personal opinion ko to, and again, newbie lang ako sa pagbabike. So kaya bumili ako ng gantong klaseng bike yung hindi masyadong mahal, around 20,000 pesos, kasi pinapakiramdaman ko pa yung sarili ko kung mag-enjoy ba talaga ako sa bike or magsasawa ako agad. Okay, so yun nga. 1 month kami ngayon magkasama na ito. Sobrang dami na. Sobrang dami nga ba? Okay, sa loob ng 1 month para sa akin, marami na kaming napuntahan yan. Nung unang biniyahe ko siya is San Mateo. Pangalawa, nagtukadon ako. Pangatlo, Timberland. Tapos tukadon, UCM. Maraming beses na ako nagtukadon. Siguro 5 times. Sa Timberland, siguro mga 4 times. Tapos tukadon plus UCM. Loop yun. Monterey Loop, siguro 2 times na. So ayan, marami na kaming na-experience, kaya siguro makakapagbigay na ako ng opinion ko based dito sa paggamit ko sa kanya sa loob ng buwan. At nga pala, nakapag-revpal na rin pala kami na itong bike na to. Kaninang umaga nag-antipolo kami. So para sa newbie na katulad ko, medyo marami na kaming napuntahan at puro paahon. Talagang nasubukan agad siya. Para sa akin, ang masasabi ko guys dito, sobrang sulit para sa halaga niya na 20,000 pesos. Actually, itong bili ko dito na 20,000 pesos is sobrang mura pa niya nung panahon na binili ko siya 1 month ago. Kasi kung makikita niyo siya sa marketplace or sa ibang mga shop, umaabot siya ng 25 to 29,000 pesos. Pumunta rin ako ng Cartimar last month bago ako bumili. Nakita ko yan doon, 25,000 pesos. Ang last price niya is 24,000 pesos. So, ang laki ng difference nung sa pinagbilang ko. So again guys, ito ang masasabi ko guys, sobrang sulit yung 1x30 na speed para sa newbie na katulad ko. Bakit? Bakit ko nasabi? Sa lahat ng binanggit kong mga pinupuntahan ko lagi, Tukadon, Timberland, UCM, Monterey, na Monterey Housing, tapos nag-redpal kami, nag-antipolo kami, puro ahon kasi yung niraride ko. Hindi ako mahilig sa city ride. Mas gusto ko yung mga nature, yan yung medyo mga press-con lugar, tsaka konti yung tao. Madalas hapon or gabi ako nagra-ride. Sobrang sulit kasi talaga ng 1x30 na speed. Ang laking tulong niya sa akyatan eh. Sa Tukadon, hindi ako masyado nahihirapang paakyat. Kaya ko siyang idiretso mula dito sa bahay hanggang Tukadon. Nang walang stop. So, dahil yun sa tulong ng 1x13, hindi malakas ang baga ako. Hindi ako malakas pumadyak. Tulong mo lang yun ng gear. Ang iniisip ko is kung naka 1x10 ba ako, 1x9, tingin ko hindi ko kakayanin yung gano'n na non-stop patukadon. Sa Timberland talagang sumusuko ako dyan. Kahit ilang beses na ako nakarating, hindi ko kinakaya kahit naka 1x13 ako kasi grabe talagang ahon. Kung ikaw na naghahanap ka ng bike sa halagang 20,000 pesos, ngayon, mas mura siya ngayon. May nakikita ko mga nag-post around 19,000 pesos na lang yan. Sobrang sulit guys. Naka-hydraulic brakes, tapos naka-lockout air suspension, tapos yung 1x13 nga, yun nga. Ang naging problema ko pa lang dito, ito totoo talaga, yung brake pad pa lang niya, yung nag-iingay. Diba? Sa loob ng isang buwan na hindi siya nakatambak lagi, ha? Siguro 3 to 4 times ko siyang ginagamit a week. Diba? So, Sulit siya talaga. Kung nandito nga dahil naghahanap ka ng totoong review regarding dito sa bike na to, pwede mo siyang i-consider kasi talagang sulit eh sa presyo niya. Hindi man kilala masyado yung Forever or hindi man natin siya nakikita madalas. Ako kasi as a biker, baguhan, hindi ko pa siya nakikita madalas dito. Gumagala, wala akong nakakasabay nga sa Tukadon tsaka sa Timberland niyan eh. Pag yung mga Forever, kaya pag may nakikita ako sa online na nagpo-post na may Forever, nakakatuwa lang.
Kasi yung konting namin, kasi hindi nga siya kilalang brand. So yun, ayun yung talagang totoong masasabi ko sa bike na to. Para sa akin, 2 thumbs up ako. Hindi ako nagsisi dahil yan ang binili ko. Kasi yan lang naman talaga ang abot kaya ng budget ko noon, naghahanap ako. So, tingin ko ang mga kailangan mo na lang talaga gawin dito is yun nga, bumili ka ng ilaw, yung mga lagayan na ganyan, inuminan, tapos mga gears, yun, helmet, gloves, mga dry fit na shirt mo, yun lang. Tapos ito, talagang tingin ko kahit 6 months, wala kang papalitan sa kanya yung mga usual maintenance lang talagang gagastasin mo dito. Pero yung upgrade, para sa akin hindi na eh. Para sa akin lang, newbie ako. Kaya kung ikaw magaling ka na talaga sa pagbike, tingin ko meron kang ibang komento. Pero para sa akin, sa newbie, magagamit ko na talaga siya from the box. Pagkabili ko, gamit na agad. Wala na akong papalitan. Sa brakes, tiwala ka na, sobrang kapit. Para sa akin, sobrang kapit na niya. Para sa akin yun, guys, kasi ito pa lang naman yung bike na gagamit ko. Kasi nung huling bike ko is 2011 pa, SGM yata yun, na Shimano, ganun. Pero yun, hindi ko na makaalala kung ano yung experience ko dun sa bike niya yun. Pero yun nga, ito, goods na to para sa akin, para sa price naman. So, ayun, maraming salamat guys. Kung medyo naguluhan kayo sa vlog na to, pasensya na kasi first bike vlog ko ito. At abangan nyo ang mga susunod na vlog ko. Bala ko, siguro i-vlog ko na rin yung mga pinupuntahan ko para ma-inspire yung mga newbie na katulad ko. Okay, maraming salamat sa time guys, lalo na kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video. Okay, maraming salamat ulit, bye-bye. Bye-bye. Bye.